So, ano nga pong pangalan pa rin, sir? Ariel. Pero palayo ko, Sir Ariel. So, napakalayo pa po yung kanyang pinanggalingan. So, talagang dumaan siya dito sa atin. Ikaw na magkilang. Ayan. One, two, three, four, five, six. Titingnan natin ang inahin nila nanay. Ayun. Ang kung dadaanan, tawagan mo lang kapag dinaan magpisa ako sigurado. Sasagasaan ko yung bahay mo. Good morning mga kautol, panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ngayon. So ang oras po natin ay 7:26 na po ng umaga. So good morning po sa inyong lahat. At kami ni Kadede ay nag-ready na po ng aming pang-breakfast. At syempre, yan mga kautol ay iniinit ko lang po yung aming pang-ulam na ginataang kandule. Ito po yung niluto ko kagabi, no? Yan, at syempre may kanin pa po kami dyan. Yan. So okay na yan. At nilinisan ko po itong ating kawali. Dahil magpiprito po ako ng itlog. So pagkatapos po namin mag-almusal mga kautol, no, meron po kaming pupuntahan ni Kadede. At yun nga po, mamimili na po kami ng mga materyales, no, para po dun sa kubo ni Utol Kapanalig. Yan. Samahan po ninyo kami mamaya, no, sa aming pamimili ng mga materyales dun po sa may boundary. At syempre kakausapin po namin si Tatay Jaime kung saan po kami pwede, no, makapaglagay ng mga buhangin at yung mga aloe blocks at syempre yung mga steel bar at andyan si Kadede. Uy, kain na tayo. Ayaw mo naman kumain ng ano? Ayaw mo ng kanduli mo. Ang aratay mo, ayaw mo kumain ng kanduli? Gabi ang sarap, ngayon ayaw ko na. Nakwentuhan ka lang eh. Yan. Yan mga kautol, mag prepare lang ako ng ano, nitong itlog, no? Magpiprito na lang akong itlog. Ayan na Kadede kumain ng ano eh, kanduli. So akin na lang yun. Alright mga kautol, so yun nga po. At iano natin, ready na po natin yung ating itlog. Bibiyakin na natin ang itlog ni Kadede. Oh. Yeah. Okay. Wala kasi si Marie Chris dun eh, kahapon eh. Wala eh. Gano'n na lang tayo. Scramble egg. Di ba? Parang itlog na yan kasi laki lang ang itlog ko. Liit nga. Oh, di ba? Ngayon, lalagyan na natin siya ng paminta. Sa pagdang rakay. Okay, lagyan natin siya ng konting magic syrup. At syempre, konting paminta. Ayan, nalagyan natin ng paminta, magic syrup. At syempre, konting asin. Konti lang talaga kasi wala nang ang asin. Makararami lang kasi pari ha. Maalat. Diba? Baka umalat eh. Tapos ngayon, ang gagawin natin mga kautol, siyempre babatihin na natin siya. Yun. Ganyan lang ang pagbati. Okay. So titingnan na natin yung ating nilabon na okra. Yan na po siya. Salamat sa pagkuha ni Kadede ng okra. So yan po yung aming pang-ulam. At syempre, meron pa po tayong kanduling na titira. Diba, yun yung ating pang-ulam rin mamaya. Ayaw nung kumain ng kanduli. Yan. Silaga pa natin siya. Alright, mga kautol. So, yun nga po. Nakatapos na po tayo magluto ng ating pang-ulam, no? Para po sa ating breakfast. So, meron po tayong dumating na bisita dito. Huh? Yan si Sir. So, nagaling pa po siya ng Balayan. Pero,
Kayo sir ay taga Bulacan po. Bulacan, Balagtas. Sa ano nga pong pangalan po rin sir? Ariel, pero palayo ko ay yeah, ayun si Sir Ariel. So napakalayo pa po yung kanyang pinanggalingan. So talagang dumaan siya dito sa amin para makarating rin po dito sa kubo ni Utol Kapanalig. Yan, so maraming salamat sa inyong pagpasyal dito, sir. Baka may gusto po kayong i-shout out, sir. Ayun, shout out sa ano, pamilya ko, ila sa asawa ko, sa kay Lovely. Yan, sa Bulacan. Oh, sa Bulacan. Yan, yung shout out po kay Ma'am Lovely. Yan, so nandito na po si Sir Ariel, nakarating na po dito sa May Tamayo, no? Thank you ka Utol sa sa Team Kapanalig. Yan, sa viewer ako. Maraming salamat rin po sir sa inyong pagsuporta po, no, sa amin dito sa May Team Kapanalig. Thank you po. Alright mga ka-utol, so yun nga po, nakatapos na po kaming kumain ni Kadedet. At syempre nakauwi na rin po yung aming bisita, no? Dahil malayo pa po yung kanyang uwian, no? Uwi pa po siya ng Bulacan. So ngayon mga ka-utol, at nakabihis na po kami. Andiyan si Kadedet, nakaready na. At kukunin ko na po yung pera doon kay Maring Rubilin para makapunta na po kami ng boundary. Para makapamili na po kami ng mga materyales para po doon sa kubo ni Utol Kapanalig. So, syempre, gagala rin po kami ni Kadede mamaya. Bahala na kung saan kami makakarating. Yan. Tara. At si Concho. Concho, dito ka muna ha. Kumain ka na. Yan. So, samahan po ninyo kami mga ka-utol sa aming pag-adventure ni Kadede. Saan ba tayo pupunta? Boundary, tapos malamig. Sa malamig. Lang dito. Yan. Paket na po tayo dun sa bahay nila tatay. Alright. Bango. Fresh na fresh. Dala ko kayong susi. Andito nga. Baka maiwanan pa yung susi eh. So, andyan na kay nanay. Andyan na po yung pera. Maraming salamat, nay, sa maagang pamasko. Ito na po yung ating gagamitin sa ano, pambili ng materyales. Sige. Maraming salamat, mamili nanay. Mamili pala kayong materyales. Opo. Ayan. At gagala kami ng kadede sa boundary. I-shopping namin to. Hindi na kami bibiling materyales. Tara. Diyan sa kabila. Gagamitin. Opo. Sige, nay. Yeah. Alis na po kami ni Kadedet. Ha. Di ba? Parang amoy utot. Ay, ng baboy. At yun nga po mga ka-utol, so nandito na po kami ngayon sa May Kalsada. So papunta po muna kami doon kila Tatay Jaime, no? At kakausapin namin ni Kadede. Tatanong namin kung saan po pwede ilagay yung mga materyales. Pero hindi pa naman po ngayong araw. I-deliver po yung mga materyales ano sa Lunes pa. Sabi ng Kadede sa Lunes pa. Sa Lunes na lang. Hi Ate Rosie, good morning. Yeah. Good morning. Okay. Tay. Dito na tayo kina Tatay Jaime. Pops kayo dahil napaubos siya kanina. Oo. Parang mabahing ako. Nawala. Nawala. Tanong muna tayo dito. Yun po mga ka-utol, wala po kaming makita mapag-unloadan ng ating mga materyales. Saan kaya pwede? Wala tayong mapag-unloadan dito. Guys! Morning po. Saan po kaya pwede kaming unload ng materyales? Buhangin po. Wala pong paglagyanin, no? Para po sana doon sa baba. Magagawa na po kasi ng kubo doon sa baba. Sisimulan. Opo. Buhangin sa kahalot na. Yun po sana, no? Yun mga ka-utol, so inaantay ko lang po si Kadede. Kasi yung sabi nga po ng tatay, pwedeng dito na laang, dito sa gilid ng kanyang bahay. Kasi yan naman po ay ipapahakot kaagad, no? Ang kailangan lang po talaga, meron kaming mapag-anuda ng buhangin, tsaka
yung hollow blocks. So ang sabi ng tatay pre, pwede natin lilinisin na lang natin to, itatabi muna natin, tapos dito natin ipa-load yung ano, na buhangin tsaka hollow blocks. Diba? Linisin na lang natin ano, sa linggo. Hindi, yeah, tama. Pwede na to dito. Ilang kubiko ba yon? Isang elf. Ay, kas siya dito. Tayo no? Isang elf lang naman. Kayo nga lang yung naghahanap ka ng mga pagbibili na ng motorid dito eh. Dito naman hindi naman. May mga asong nandakdi ang magagaling. Opo. Basta mga nanakal. Salamat kay tatay. Pwede tayo maghabili ng ating tricycle rin dito. Saan nyo dinadala mga motorid? Lalo nung nakaraan kasi tayo parang yung nag-uso yung ano na naman nakawa ng ano motor. Ay mga aso ko naman yung basta may domestic yung taso doon. Kaya maganda po talaga mga kautol pag meron ka talaga yung pwedeng mapagrahihan yung sa tabi ng katulad nitong kay tatay dito sa tabi ng kanyang bahay. Safe na siya dito. Yan. So yun po mga kautol, maraming salamat po kay tatay. At ito nga po sa linggo or lunes pwede na po namin mailinis ito. Alisin lang po namin itong mga kahoy, no? Itatabi lang po namin doon tapos pwede na po mag-unload yung buhangin dito. Sige po tayo, salamat po. Lilinisin na lang po namin ito dito. Yan. So yun po mga kautol, at kukunin ko lang po yung tricycle at pupunta na po kami ni Kadede sa boundary. Alright mga kautol, so nandito na nga po kami ni Kadede sa may hardware, no? At tayo pa yung order na ng materials. San ba? Parang walang tao. Meron ka, dumawin. Ayun pa sa ate, antayin natin. Ayan. Kakasya kayong budget natin. Ayun sa ate. Bukasan natin. Morning po. Parang giniginaw pa pre. Tingnan mo ako, may lagnat. Wag. Saan ilistahan natin? Yeah. So, good morning po. Mag-ano, order po kami ng materials. Pa-compute muna. Pa-compute muna namin ni Kadede kung magkano'ng magkano yung ₱20 na bakal natin ni Mim. Yeah. Andiyan na po si yung si engineer. Siya po yung mag-order ng mga materials. Si Engineer Guillermo Makatigbak. 20 pesos na ka ba na 10 mm? 3-2? Malaki ito ah. 3-2? Tapos yung... kulang budget ko dito. Sige, ano mo lang? 3-2? Tama lang, ang kakayanin lang. Pwede naman natin balikan yung ibang materials kung hindi talaga kaya. 10 pirasong 9 mm. Yung semento, magkano yung 20 pesos? Ipikapin nyo po ba ito? Hindi, palibilibe. Saan po? Tamayo. Sa Tamayo po. Tamayo. Ay, roofing, bilgay na. Benteng. Semento. Semento. Four nine. Nakapaw. Magkano ng lahat? Buwasan natin ito mamaya. Lambre, 2 kilo. Yung ano na lang muna kaya pre? Yung hollow blocks tsaka yung buhangin muna-unahin. Tsaka yung cemento. Bakal? Ang namin ganyan lang kasi. Ay, itong klase. Wala po kami white sand. Ano? Pwede ito? Ano yun? Kaltada yun. Parang maano no? Hindi pwede, ito mo ng buhangin. May iba pa ba tayong pwede mapagkuhanan? Sige muna tayo sa iba. Oo. Wala parang buhangin?
ano? Ay, ibang klase. Anong tawag dito? Ibang klase ito eh. Kalatagan po yan. Kalatagan. Kalatagan. Hindi pwede hati mo. So, ano? Kaya meron pa kapag dito. Titingin muna tayo sa iba. Tingin muna sa iba. Balik. Sige po ma. Ngayon natin. So, ayaw ni engineer. No? Ayaw niya ng ganong klaseng buhangin. Ayaw mo ba niyan? Ayaw? Grabe yan! Saan tayo diretso? Meron ka pang alam ibang hardware dito. Palakan tayo pumunta. Bayan? At yan niya mga kautol, hindi kami natuloy na pagbili ng materials sa boundary dahil wala silang buhangin. Kaya ngayon, pumunta kami ng Payapa, wala rin, kaya pupunta naman kami ng Bayan ng Kalaka. At doon kami namimili ng materialis sa aming gagamitin na gawa yung tubo ni Kapanalig. At kaya mga kautol, samahan nyo kami at punta ng hardware ng Kalaka. At yun nga, nandito kami sa Tamayo, dire-diretso papuntang Kalaka. Siyempre, ano ba to? Barangay Kahigpitan. Barangay Kahigpitan. Ah, madalong natin ito, pre. At manunod muna tayo, naglalaban manok. Lagis. Lagis. Parang pagod na sila dalawa. Kanina pa yata eh. Parang walang tao. So, yun po mga kautol. At dito na lang po kami pumunta, no? Sa may barangay Madalunot. So, titingnan po namin kung meron pong mabibili dito mga materyales. Ba? Umaya na yung itim. Tatanong muna tayo dito. Ay, magandang umaga po, sir. May ano po kayo? May mga buhangin po kayo? Nagde-deliver po ba kayo? Sa may Tamayo. Tamayo? Opo po. Saan sa Tamayo? Kay Roping Cabillo. Roping Cabillo. Doon na. Kilala ba si Roman Maligaya? Hindi. Tamayo, sentro ng Tamayo. Sentro? Mm-hmm. May arko na... Arko na mga tipo. Tapos, ayan pa kayo. Doon sa may patag nun. Kanan? Hindi, lampas pa doon sa... Doon sa may manggahan, may mangga ho doon na... Marami na akong kabahayan doon. Siguro, kung magkakaroon ka lang, maharap naman siguro. Ano nag-deliver kayo ng mga buhangin? Ako, buhangin klase. May buhangin pala sila. Magkara po siyang buhangin. Isang hell. Karam po lang kayo. Yan. Pag-pick muna tayo dahil. So okay. Dito na lang tayo mga kautol kasi dun sa may boundary. Ayaw ni Kadedet nung buhangin. Ayaw ni Kadedet. Ha? So anong balak mo? I-ano na lang? Babawasan na lang. Tapos bakal. 4-6 po ang isang L. 4-6? Oo. Ganun pala naman yun. Alam yung iyak na mahaba? Puro yun. 3 cubic yun ang laman. Ah, 3 cubic? Parang puno dami, yun. Marami yun. Yun. Pagkalahati. Kalahati na lang. Kalahati na lang muna. Oo, kalahati. Pero po isang papel nyo, lalista ko natin. So, ililista na po ni engineer yung ibang materyales. So, babawasan lang po namin, mga kalahati lang siguro. Saan po ba galing yung buhangin ninyo, sir? Saan buhangin nyo? Ang buhangin? Dito may Kalaka. Ayun pala. Ah, magkano ba kanya yung tiningin? Si braso. Ikagandaan pa ang papel. Okay. Sure na yung mga masayat. Yeah. Ipa-compute na rin po namin kasi baka kulangin po yung budget. Dala po pala yung manok eh. Kanina pa yung manok hunin yun siguro. Ito na kanina pa naglalaban. Oh. Pati ba yan silang dalawa eh? 170, 10 men. 170. Ang 9.
Yun mga kautol, so yan, kinikwento na kinikwenta na po ni Kadede kung magkano po lahat yung magiging ano nung materyales. Abutin yung materyales. Siyempre, hingiin ko po yung number ni sir, no? Para pag nag-deliver po sila sa Lunes, yan, baka kasi malito sila, no? Hindi nila matukoy yung pagdi-deliveran. Ayan, no? GNGD. Ah, yung hardware, yung pangalan, yan po yung pangalan po ng hardware. Yun, shout out ko lang po pala si sir. Ano pong pangalan ninyo, sir? Chris. Chris, si sir Chris, siya po yung may-ari ng hardware po dito sa may barangay Madalunot. Yeah. Ayos. So nung nakaraan dito rin po kami bumili ni Utol Kapanalig nung ano, nung steel matting, yung ginamit po namin dun sa may tungko. Kano tanong lagar ba kan? 60 siya. 60 pesos. Yan, sir, paki-subscribe niyo na lang po ako, Kautol TV. Okay. Yan, para makita po ninyo yung vlog po natin dito. 204. 204 plus. Yan. 24. 2,400 plus. Parang 880 pang ari wala. 880. Plus 200. 660 plus 2,500 plus 2,850. Ano na to? Itong sa baba na to? Oo, oh, yan. Plus 2,850 plus 120 plus lamang. Yan lang. 9,8,14. Yung buhangin meron na dyan? Yan ano, yung taas ko. So 9,8,14. O ipapakompute rin natin kailan, sir. Okay. Yan na. Okay. Wow. Ano na? Konti na lang yung kulang. Ayos, sige. Pwede pa natin tayo sa meron. Magkano yan? Pako. May matitira pang nga rin. Sige, mamaya na lang. Mayroon pa ako. Pako ba galing pa ako? Pwede ko siya pwede na sa kuhan. Malapit lang naman. Sige. Hey, kung kunin mo number, pasasama natin kung babayaran. Sige, pa-compute muna natin kay sir. Alam mo na, unahan natin bakal. 10mm. Isulat ko muna sa scratch, ha? Ah, sige po. Tapos, bakal 10mm. Sir, okay. 10mm. Ilang piraso to? 10 pieces. 12 pieces. Yan. Ano pa? 9mm. Ilang pieces? 8 CSB. Buhangin. Isang. Talim na garam ba kayo dalawa? Yan. Talim. Ito, dalawa, no? Ito na? Yan. Ayun na. Yung pako, hindi mo na, isang na natin yung pako. Sige, doon na babayaran. Oo, yung pako. Kasi ang budget po talaga namin, 10,000 lang. Yung pagdala kanina eh. Nagdagot ko naman siya na Lunes. Siya ang budget. De tres, de dos na. Tres dos. Tres dos. Ito, isang kilo. One and a half kilo. Yan. Ang pako sa plywood, dapat mo. Tama nga. Okay na? Yeah. Okay. Okay. Eh, papakompute muna natin kay Sir Chris kung magkano nga abutin. Parang may nakalimutan ka yata. Ano? Yung sinulat mo kanina. Na? Yung 5 pieces. Ay, 4. Ay, 4 ba? Ang professional na yun. Sabihin ni Kapanalig, walang yun. May kasama pang 4. Yan. So medyo malaki-laki pa yung magagastos talaga doon mga kautol, no? So paunti-unti na matatapos din. Kautol, 11,950. So ang budget po namin sir ay ano lang, 10,000. So pwede po ba na pag-deliver na lang yung ano? Yung balance, doon na lang, COD na lang ang balance. Opo, sige po. So bali ang magiging balance ay 1,950. So 300. 10k ang 1, no? Apo. 1,950.
Tama. Advance. Kunin ko pala yung contact number. Contact number. Siyempre. 090. Ikaw na doon yung kan. 09 10 10 689 689 8440. Pangalan mo, kuya? Didit. Didit Makatigbak. Di kanyan. Kanyan. Yeah. Yeah. Ang pogi ng Matipok. Tapos halimbawa para mabilis mahanap yung site, anong sinong pangalan na Nelson Maligaya? Nelson Maligaya. Ah, kilala siya doon. Mm-hmm. Pag sinabi namin Nelson Maligaya, kilala na siya. Opo. Yan, si Ken Nelson. Maligaya. Okay. So, yun po mga ka-utol, so, inabot ng 11,950. So, ang pera po naming dala ay 10,000. So, bali doon na lang po namin babayaran yung balanse no, sa Lunes pag na-deliver na po yung mga materyales. Palista muna natin kay sir. Samahan natin siyang gripo. Ha? Siyang gripo, samahan natin. Sige po, samahan mo ng isang gripo. Alam ba dyan? Anong gripo dito maisama kaya? Meron ka rin plastic. Meron din. Meron din. Kanso. Yung binuli namin dito ng taso, isiraan agad. Isira doon sa loob. Mm-hmm. Isa nga pala, kuhan? Pang layout? Hindi nga pala, tansi. Tansi. Oo, kailangan pa ng tansi. Dagdag naman tansi. Tag na lang. Ah, sige po. Tansi. Tansi pang layout. Mga dalawa. Mm. Ayan. Okay. So babayaran na natin yung ano. Pre. Ikaw na magbilang. Ayun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 10,000. Tapos na ba? So bali ang ating balanse 2,055. Okay. Yan. Okay. Ngayon, ibigay ko muna sa inyo ay kulay ito, dilaw. Okay, sige po. Pagdating doon, pag fully paid na, bibigay ko na yung puti. Ah, sige po. Pipicture namin, bibigyan namin siya. So, bali, ano sir? Umaga naman po, may deliver po yan. Lunes. Okay, okay. So, pakikontak nyo na lang po si, ano, kadelit po. Tsaka ito sir, pakichikan nyo na lang po. Ibig sabihin na eh. Bed na. Ah, na ano na, nakuha na po namin. Okay. Hmm. O, ano po? Apo. Yan. Okay. Okay. Yan, lagyan na rin yung isa. Ang bayad eh. Hindi, in-okay lang. Nakuha na lang. Na nakuha na lang. Na-receive. Yan po mga kautol, nakuha na po namin yung gripo. Sige sir, salamat. Thank you. Pabayan po muna kami. Thank you. Yan, so pupunta po muna kami ng bayan mga kautol. No? Kakain kami ni Kadede. At syempre mag-upload po ng aming mga video. Alright, so samahan po ninyo kami. Papunta po ng bayan po ng Kalaka. Alright mga kautol, so yun nga po, nandito pa po kami sa may bayan po ng Kalaka, no? Dito po kami dumiretso ni Kadede. Ayan, so dito po yan sa lumang ano pre? Munisipyo? Lumang munisipyo po ng Kalaka. So panoorin nyo na lang po sa vlog po ni Kadede kung saan po kami banda kumain. So talagang napakasarap po ng kanilang gotong Batangas mga kautol. The best. So talagang busog kami ni Kadede. Yan. So mamaya-maya pa po kami uwi dahil nga po nag-upload pa po kami ng aming mga video dahil nga po kagabi hindi po natapos yung aking pag-upload dahil napakabagal po ng mahina po yung ating wifi. So yun po mga kautol, at update ko na lang po kayo mamaya pag kami po iuwi na po ng Tamayo. Alright mga kautol, so yun nga po natapos ko na po may upload yung aking video. So ang oras po natin, ano oras na pre? Oras, sa buwang pakuluhay, ganap na, 12.55 na. So mag-alauna na po ng hapon mga kautol. So uwi na po kami ng Tamayo. At mamaya pong mga alas 4 ng hapon ay babiyahin na naman po kami papunta po ng Lipa, no?
Siyempre kasama ko po si Kadede. So yun po mga kautol, at samahan po ninyo kami sa aming pagbiyahe po papunta po ng Tamayo. Okay, let's go. At ano nga kami natin matipog ngayon. Kaya mga kautol, samahan nyo kami pag-uwi ng Tamayo. Ito ba? Oh. Let's go, tara na! At mga kaudol, makikita rin ninyo yung school ng Madalunot. Dahil sa matipag at Tamayo po, walang school ng high school. At kaya dito na lang inilagay yung school ng high school. Dito po napasok yung mga taga matipag at Tamayo, yung iba naman sa Payapan National High School. Ito na po yung school ng Madalunot. School po ito ng high school. Malaka Senior High School. Dito po ang pinakajun nila. Shout out po pala sa ating mayor na Nascona, Calaca City. Ayan o. At siyempre yung driver natin ay si Parido Kapari. Ayan. Wah! Nagulat ako doon, naharap. Alright mga kautol, so yun nga po, nandito na po kami sa Tamayo. So ito po, mayroon pong dumating, no? Pinabot sa atin, inabot sa akin ni Maring Rubilin. Yan, Luigi, ako pang. Pero ito po para talaga kay Kainday, kaya panoorin niyo na lang po sa vlog ni Kainday yung kanyang pag-unbox po nito. Kung ano po kayang laman nito, ano kayang pinadala. Na ito at siyempre kung kanino po nanggaling. Parang palaman ng tinapay. Peanut butter. Oo. Wow, sigurado masusurprise nito si Inday. Wala ba tayong nakalimutan? Wala. Okay. Ayos. Yan, so pababa na tayo. Doon sa kubo. Alright, mga kautol. So nandito na po tayo sa bahay nila tatay. Yan. So walang tatay Roman dito, nasa baba. Nay! Andyan pa lang nanay. Titingin lang po nung ano, nung baboy sa likod. Baboy. Okay. Yung inahin. May daanan po dito na yun. Lukas naman po dito na yun. Oo. Yan, titingnan natin yung inahin nila nanay. Wala po bang aso dito, nay? Yan. Titingnan natin ang inahin nila nanay. Yun. Ang mga kautol. Ito na yun. Talaga mas malaki pala ito na yun yung gagawing inahin, ano? Ha? Parang mas malaki nga talaga ito, ano? Yun, no? Sobrang malaki na. Ano, sabi nga na tatay, bababawasan daw yung pagkain. Binabawasan nga namin. Para pitong buwan na yun ngayon, may. Baka naman pagkakawin mga nandina, pitong buwan na yun. Opo. Laki pala na yun. Pagkabiik na, iwalo na. Simula pagkabiik. Puryabuyaw. Puryabuyaw. Laki. Tapos yun yung ano? Yung kay Kinsley. Ang laki na rin itong kay Kinsley na yun. Pinaghihiwalay nga namin. Ang laki. Nakautol ang laki. Puro yabuyag. Pero malapit na po siguro yan na yun. Malapit na siguro. Ang laki. Ang ganda talagang inahin ari. Maganda nga daw yung lahi niyan. Puro bit lang, laki. Yan mga kautol, oh. Parang nasa 200 kilos na yata yan, ay ah. Eh paano ganyan lang po na hindi na po lalagyan yung bakal? Ah, lalagyan pa talaga ng bakal? Hindi, pa. Pansamantalulaan yun at dahil nga nang hindi po pwede nag-aaway natin.
talo nito yun. Dapat talaga meron siyang ano? Bibili talaga ng Bartolina. Yung Bartolina. Ginawa yung nadoon. Opo. Yun, tuloy na ikakabit yun pag meron ng Bartolina. Kaya dapat magpapagawa na at pag ginawa ang tigre doon, tuloy kabit. Grabe. May mga sampukang ganito na yun. Ganyang kalalaki. Ganito. Sabi ko, pag umabot ng 10 buwat, hindi yan mag-ano. Pag bibili, bibili ng kapal eh. Pag hindi pa nangandi? Ay, sa aalagaan mo ng aalagaan. Kaya nga po eh. Dapat, mga ilang buwan po talaga na yun dapat. Pero ang natural, meron lang talagang bata pang mag-ano. Pero natural talagang ganyang edad. Nangandi na dapat? Mm. Mga ilang buwan na nga po ito na eh? Pito ngayon. Pito? Pitong buwan? 26 ngayon ah. Ang laki. Nagulat ako kasi nung nakaraan hindi pa ganyan laki pre no. Tingnan mo ano siya din eh. Sikip sa kuwan. Hindi siya makaano ng ayos. May mga sampu kang ganitong imahin. Yeah, yan po mga kautol at inaantay na lang po ni nanay tsaka ni tatay na maano na ito. Nainip na sila. Gusto na rin namin maging ano yan para sabi ko ay opo. Papakain ang papakain eh, hindi pa nangangandi. Kaya nga po eh. Kung kayo'y naiinip, mas lalo ka. Grabe. Nagulat ako, laki. Alright mga kautol, so yun po. At nakita nyo na nga po yung alaga nila nanay no, na inahin. So bababa na po tayo. Yan. Punta na tayong dito sa kubo. At syempre nandun na si Kadede. Yun. So dadalhin na po namin ito sa lipa no, para si Inday na bahala nito mag-unbox para ma-surprise siya kung ano ba talagang ipinadala para sa kanya. Kaya abangan po ninyo yan sa vlog ni Kainday. At yan si Kadede na pagod na pagod at mag-e-edit na naman. Hindi pa ako mag-edit, pre. Pupunta pa ako sa Crete. Ha? Pupuntahan pa ako. May, saan ka pupunta? Lagili. Lagili, anong gagawin mo doon? Nasama ko mo yung Totoy, pupunta rin sa pamangkin namin doon ulila. Babalik ka kaagad? Uwi tayong lipa eh. Oo, di magaya ka na. Tapos, kuhan. Sige. Mamaya, chat-chat ko sa iyo pag okay na rin ako. Para... Oo, oh, sige, sige. I'm going back to Lipa. Daanan na lang kita sa ano, doon sa inyo. Kung dadaanan, tawagan mo lang kapag dilaan magpisa ako sigurado. Sasagasaan ko yung bahay mo. Yan mga kautol. Buksan mo natin yung bintana. So yun po mga kautol at palis na si Kadede. Yan. Mga kautol, iwan ko na kanya saglit dahil may pupuntahan niya ako. Importanteng bagay ang kilala ka rin sa ngayon. Okay, kaya sige. Kaya mamaya na lang tayo magkita kits. Oh, saan tayo magkita mamaya? Sa inyo ba? Okay, sige. Kala ko saan masasagasaan ng bahay ko. Message ka na lang. So, yun po mga kautol. At yun nga po, naka-pamili na kami ni Kadede ng mga materials na gagamitin po dun sa kubo ni Utol Kapanalig. No? At syempre, yun na po, na-update ko po kayo dun sa inahin na baboy nila nanay, nila Tatay Roman, at syempre ni Utol Kapanalig. So, ang laki na. So, inaantay na lang po talaga na mangande no, para mabuntis at syempre magkaroon na siya ng mga biik no, para kumita na rin naman sila nanay no, at syempre si Utol Kapanalig kasi hati po sila doon. So yun po mga kautol, dito ko na lang po pinuputol yung aking vlog ngayong araw. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang dito po sa dulo ng aking vlog no. Gusto ko lang po magpasalamat po sa inyong lahat no, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre ganoon rin po sa ating mga kababayan mga OFW, sa atin po mga silent viewers, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po yung aking vlog. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.